Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Philippine Deep Sea ang isa sa pinakamisteryoso at pinakanakakilabot na lugar sa ating planeta. Sa sobrang kakaunti nang nalalaman natin rito, kung ano-anong nilalang ang iniisip natin na pwedeng nagtatago rito. Mula sa isla na glow in the dark hanggang sa halimaw na pwedeng magtago rito. Tara na at muli nating libutin ang Philippine Deep. Sa mga hindi nakakaalam kung nasaan ang Philippine Trench, may kita ito sa silangang bahagi ng Pilipinas. Yang nakikita mong itim na linya, yan ang Philippine Trench. May haba ito na 1,320 kilometers mula Mindanao hanggang Eastern Luzon. Dito naman sa bahagi na to may kita ang Emden Deep. Ang Emden Deep ang pinakamalalim na bahagi ng Philippine Trench at pangatlo sa pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. May lalim ito na 34,580 feet. Para magka-ideya ka kung gaano kalalim ang Emden Deep, pag nilagay ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa mundo, matatabunan pa rin ito ng tubig. Oh, wow! Now you know kung gaano kalalim ang Emden Deep ng Pilipinas. Ikaw, meron ka bang lakas ng loob para bisitahin ang Emden Deep? Kung malalim na swimming pool nga, ayoko. 34,000 feet pa kaya? Para mas lumalim ang ating kwentuhan, tumungo na tayo sa Hadal Zone, ang pinakamalalim na bahagi ng Emden Deep. Ipinangalan ito sunod sa Greek god na si Hades, ang Diyos ng Impyerno. Kilala si Hades dahil sa pagpaparusa niya sa kaluluwa ng mga yumao. Bagay ito sa lugar na to dahil para bang parusa ang mamuhay sa ganitong kadilim at kalamig na lugar. Walang sinag ng araw ang kayang umabot dito, kaya mapapaisip ka kung meron kayang nilalang na kayang mabuhay dito. Bago pa may imbento ang makabagong teknolohiya, inakala ng mga tao na walang nilalang ang kayang mabuhay sa ilalim ng Emden Deep. Bago pa magsimula ang scientific discoveries tungkol sa deep sea, inakala ng maraming tao na tahanan ito ng mga halimaw. Lungga raw ito ng sea monsters na gutom sa sinumang maliligaw sa karagatan. Simula nang maimbento ang kamera, marami ng sea monster sightings ang naitala sa ating dagat na mapapaisip ka kung totoo kaya ito? Kung totoo man, nagtatago kaya sila sa pinakamalalim na parte ng dagat gaya ng Mariana Trench at Philippine Trench? Isa sa tinuturong halimaw na nagtatago rito ay ang Megalodon. Ito ay prehistoric shark species na namuhay 4 milyong taon na ang nakalipas. Ayon sa ilang witness account, may natitira pa ring Megalodon sa ating karagatan na maaaring nagtatago sa kailaliman. Perhaps, ang pinakasikat na sea monster sunod lang sa giant sharks ay ang mga sea serpent. Ito ang maladragon na itsura na may mahahabang katawan at matatalas na ipin. Gaya sa video na to na makikita ang maladinosaur na figura habang lumalangoy. Ang scary! Lalo na't baka makasulubong mo sila sa dagat. Ang Leviathan ay isang higanteng balyena na may kakayang magpalubog ng barko. Maski sa Biblia, minsan na rin itong nabanggit bilang totoo at hindi haka-haka. Sa lalim ng Mariana Trench, hindi nakapagtataka kung makapagtatago rito ang Cthulhu. Isa itong higanteng maalamat na nilalang na sinasabing natutulog sa pinakamalalim na bahagi ng mundo. Sa lahat ng sea monsters, ang mga kraken na siguro ang pinakakinatatakutan ng sinuunang marino. Marami na ring video footage ang nagki-claim na nakunan daw nila sa video ang kraken at totoo raw ang mga ito. Lahat ng mga sea monsters na to ay pinaniniwala ang makikita sa pinakamalalim na dagat, kabilang na dyan ang Philippine Trench. Noong 1951, maraming maling paniniwala ang unti-unting nagbago. For the first time in history, nilakbay ng mga siyentipiko ang Philippine Trench gamit ang unmanned submersible na pinangalan ng Galatea. Ito ang unang beses na may pagsusuring ginanap sa Emden Deep. Nagulat sila sa kanilang nadiskubre na meron palang nilalang ang kayang mamuhay sa lalim na 34,000 feet. Hindi pa advanced ang technology noon, kaya limitado lang ang oras na kaya nilang itigil sa ilalim ng dagat.
Dahil dyan, limitado lang din ang kanilang nadiskubre. Inabot pa ng ilang taon bago ito nasundan ng sunod na exploration. In fact, inabot nga ng 70 years bago pa muling nasundan ang deep sea exploration sa Emden Deep. Yan ay sa pangunguna ng Pinoy oceanographer na si Deo Florence Onda at ang American explorer na si Victor Vescovo. Makapigil hininga ang bawat minuto sa pananatili nila sa sahig ng Emden Deep. Ito ang unang beses na may taong nakaabot sa third deepest point in the world. Ang Batikang Direktor naman na si James Cameron ang pangalawang tao na umabot sa ilalim ng Mariana Trench. Sa mga hindi nakakakilala, siya ang direktor ng Titanic at Avatar. Ayon kay James Cameron, mas nakakatakot pa raw ang maglakbay sa Mariana Trench kaysa maglakbay sa kalawakan. Sa ngayon, aktibo pa rin siya sa paglalakbay sa Mariana Trench dahil dito raw siya kumukuha ng inspirasyon sa paglikha ng nakamamanghang mundo ng Avatar. Paano ba naman? Ang Mariana Trench at Philippine Trench kasi ay puno ng nilalang na out of this world. Noong unang panahon, sigurado ang mga saintipiko na walang hayop ang kayang manirahan sa ganito kalupit na environment. Pero ngayon, unti-unti na tayong naliliwanagan na may mga hayop ang dito ay umiiral. Ang mga isda rito ay may malalaking mata para makasagap ng kakaunting ilaw. Kung minsan, ang mga hayop na mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon ng liwanag. Ang tawag dito ay bioluminescence at in demand ito sa mga deep sea creatures. Ang ilaw ay nagsisilbing komunikasyon o di kaya ay pain ng mga predator. Ang iba ay may higanting bibig para walang takas ang prey. Sa isang experiment na isinagawa noong 1998, naghulog ang mga scientist ng bilog na bakal sa ilalim ng trench. Nakakagulat ang resulta na ang bakal na bola ay sumabog dahil sa matinding pressure ng tubig. Kaya naman ang mga hayop rito ay nag-evolve na may malagelatin na katawan upang hindi sila madurog sa matinding pressure. Para malaman kung ano pang nilalang ang nagtatago sa Philippine Trench, naghulog ng kamera ang mga scientist habang nakadikit dito ang patay na isda. Pagkahulog sa dagat, ang patay na isda ay agad na pinagpiestahan ng malahipong nilalang na kalaunan ay tinawag na amphipods. Sila marahil ang langaw ng deep sea. Maya-maya lang, nakisali na din ang mga snailfish dahil paborito nito ang mga amphipods. Kumuha ang mga scientist ng sample nito at napag-alaman na wala itong kaliskis at tila ba parang gulaman nito sa lambot. Ang mga amphipods naman ay napag-alamang walang karne o muscle kaya hindi mo ito makakain gaya ng hipon. Nakakamangha ding isipin na ang kanilang shell ay may halong aluminum, proteksyon sa matinding pressure ng tubig. Sa paglipas ng maraming joint exploration, nakadiskubre sila ng iba't ibang weird na hayop. Andiyan ang mga sea cucumber na isa sa pinakamagandang deep sea creature na makikita mo. Meron ding mala alien na sea pigs na mabilis mong makikilala dahil sa kanilang maraming galamay. Ito naman ang mga squid worms na may malaking papel para sa balancing ecosystem ng deep sea. Ito kasi ang pangunahing pagkain ng mga predator. Mahirap makahuli ng pagkain sa ilalim ng Philippine Trench, kaya ang mga predator dito ay may matatalas na ipin para walang takas ang prey. Nakakalungkot nga lang isipin na bago pa man din natin lubos na magalugad ang deep sea, mukhang naunahan na tayo ng ating mga basura. Nadiskubre kasi ng mga saintipiko ang nagkalat na basura na dito ay naaagnas. Delikado sa mga hayop ang plastic dahil para itong lason sa sino mang makakakain. Sayang naman kung ma-extinct ang mga hayop na naghihintay pa sa ating madiskubre dahil lang sa ating tinapong basura. At ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion.
Hello kay Jared Mendoza, Juvelin Bantayaw, App Hacker TV, Ronnie Dinong, Cherilyn Agaran, Arnel Bernales, Noctis Lucis Patis, at Aileen Uzamaki. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!